Magandang araw mga bata, halina at tayo ng mag-aral. Bago tayo magsimula, buuin at kumpletuhin muna natin ang mga bahagi ng larawang ito. Ituro mo kung saan natin ilalagay ang mga bahaging ito. Simulan na natin! Mahusay mga bata! Anong larawan ang ating nabuo? Larawan ng isang batang babae. Ano ang tawag sa mga pinagkabit-kabit natin? Isipin nyo nga. Tama! Ito ay ang mga bahagi ng katawan. Ulitin mo nga. Tara, alamin natin ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. Simulan natin sa ating ulo. Ito ay ang ating buhok. Ulitin mo nga. Ito naman ay ang ating kilay. Ulitin mo nga. Ito naman ang ating mga mata. Ulitin mo nga. Ito naman ay ang ating baba. Ulitin mo nga. Ito ang ating tenga. Ulitin mo nga. Ito naman ang ating ilong. Ulitin mo nga. Ito ang ating bibig. Sa ating bibig ay makikita ang labi, ngipin at dila. Sunod naman ay ang gitnang bahagi ng ating katawan. Ito ay ang ating leeg. Ulitin mo nga. Ito naman ay ang ating balikat. Ulitin mo nga. Ito naman ay ang ating dibdib. Ulitin mo nga. Ito naman ay ang ating braso. Ulitin mo nga. Ito naman ang ating tiyan. Ulitin mo nga. At ito ang ating kamay. Sa ating kamay ay meron tayong mga daliri. Ngayon naman ay ang ibabang bahagi ng ating katawan. Ito ang ating hita. Ulitin mo nga. Ito naman ang ating tuhod. Ulitin mo nga. Ito naman po ang ating binti. Ulitin mo nga. Ito ang ating paa. Ulitin mo nga. Sa ating paa ay meron din tayong mga daliri. Gawin natin. Anong bahagi ng katawan ang itinuturo ng bata? Bibig o tenga? Tama, tenga. Anong bahagi ng katawan ang itinuturo ng bata? Mata o ilong? Tama, mata. Anong bahagi ng katawan ang itinuturo ng bata?
balikat o paa? Tama, balikat. Anong bahagi ng katawan ang hawak ng bata? Ilong o buhok? Tama, buhok. Anong bahagi ng katawan ang itinuturo ng bata? Tuhod o leeg? Tama, tuhod. Ngayon naman ay tingnan natin ang larawan ng ilong. May napapansin ba kayo? Tama, mayroon itong hati sa gitna. Tingnan ninyong mabuti. Ano ang mapapansin ninyo sa kaliwa? At ano ang mapapansin ninyo sa kanan? Ito ba ay magkapantay? Tama! Ang ilong ay mayroong magkapantay na pagkakahati. Ang tawag dito ay simetriya. Ang simetriya ay pagkakaroon ng pantay na hati. Halimbawa, ang ating mukha. Kapag nilagyan natin ng hati sa gitna, ay magkakaroon tayo ng pantay na bahagi. Ito ay may simetriya. Tingnan ang tenga at bibig. Aling bahagi ng ating katawan ang may simetriya? Ituro mo nga. Tama ang ating bibig. Ang simetriya ay pagkakaroon ng pantay na bahagi ng isang bagay kapag ito ay hinati sa gitna. Ang mga hugis ay maaari ring may simetriya. Halimbawa, hugis, bilog. Kapag nilagyan natin ito ng hati sa gitna, ay magkakaroon tayo ng pantay na bahagi sa kaliwa at sa kanan. Ito ay may simetriya. Tatsulok. Kapag nilagyan ang hati sa gitna, ay magkakaroon tayo ng pantay na bahagi sa kaliwa at sa kanan. Hugis puso. Kapag nilagyan natin ito ng hati sa gitna, ay magkakaroon tayo ng pantay na bahagi sa kaliwa at sa kanan. Ito ay may simetriya. Gawin natin. Pagkabitin ng guhit ang magkaparehang bahagi ng bawat hugis. Magaling mga bata! Gawin natin. May ipapakita akong mga larawan ng bahagi ng katawan at mga hugis. Ipakita ang thumbs up kapag ito ay nagpapakita ng simetriya at thumbs down naman kapag hindi. Thumbs up! Thumbs down. Thumbs up. Thumbs down. Thumbs down.
Thumbs up! Mahusay mga bata! Dahil dyan, bibigyan kayo ni teacher ng stars. Ngayon ay alam na natin ang mga bahagi ng ating katawan at ang simetriya. Ang mga bahagi ng ating katawan ay lagi nating pangalagaan. Sa susunod na aralin ay tatalakayin natin ang mga gamit ng bawat bahagi ng ating katawan. Salamat mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!